Ang programang ito ay hatid sa inyo ng UB Express, your ultimate bus experience. Good morning kayo ay nakatutok pa rin sa Panahon TV. Time check muna tayo batay sa Philippine Standard Time. Ngayon ay 6:40 na ng umaga ngayon at alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon at agwat ng temperatura sa mga susunod na araw. Dito sa Metro Manila, weekend hanggang sa Back to School Monday, asahan ang generally fair weather condition. Ngunit bigpitin pa rin ang payong sa inyong paglabas ng bahay dahil sa hapon o sa gabi, malaki ang tsansa ng tinatawag nating pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Medyo mainit at malinis ang lagay ng panahon ang patuloy na mararanasan. Ang temperatura kasi nasa pagitan ng 23 hanggang sa 31 degrees Celsius. Kung ang destination nyo naman ay sa Queen City of the South dito sa Cebu, generally fair weather condition in the next 3 days. Ngunit sa inyong pamamasyal, huwag na huwag kakalimutang bitbitin ang inyong pananggas sa mga tsansa ng pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Asahan din dito ang napakainit pong lagay ng panahon dahil ang temperatura ay mataas. Ito'y nasa pagitan ng 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Uminom din na sapat na dami ng tubig para naman maiwasan ang dehydration. At para dito sa mga cacao farmers sa Davao City, asahan po ang maganda at maaliwalas na panahon bukas hanggang sa araw ng Lunes. Ang agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. At ito para naman sa mga biyaheros na nakaplano ng mamasyal sa mga pinagmamalaking ganda ng Pilipinas, alamin muna ang lagay ng panahon dito. Kung babiyahe kayo dito sa Vegan City, asahan po ang mahihinang pag-ulan. I-ready ang payong dahil nga mararanasan ito ngayong araw. Sa Puerto Galera naman, Anilao, Banaue, pati na rin sa Taal, papabor sa inyong pamamasyal ang maganda at maaliwalas na lagay ng panahon. Kaakibat dito ang temperatura sa pagitan ng 12 hanggang sa 31 degrees Celsius. Dito sa Naga City, Boracay, pati rin sa Camiguin, asahan dito ang maganda at maaliwalas na panahon. Dito sa Boracay City, para sa mga volunteer clean-up workers, asahan dito ang generally fair weather condition. Ngunit maging handa pa rin dahil sa hapon o sa gabi, asahan ang mga chances of isolated rain showers or thunderstorms. Nakakalungkot isiping ang isang isla na tampok sa isa sa mga pinakamagagandang dalampasigan sa mundo ay unti-unti nang nadudungisan dahil sa kapabayaan. Para mapabilis ang aksyon sa pagpapanumbalik ng kalinisan sa isla ng Boracay, iminungkahi ng ating Pangulong Duterte na isailalim ito sa state of calamity. Bagay naman na tinanggihan ng mga lokal na pamahalaan at mga establishmento sa isla. Ayon kay Mayor si Sir Don Kawaling sa lalawigan ng Malay, bago ito gawin, dapat ay nakaayon muna ito sa panukala ng batas. Ngunit kung mas mapapabilis naman ito ang aksyon ng mga ilegal na istruktura at mga basura sa isla, agara naman nilang itong susundin. Sa kabila nito, nagkaroon ng pagkakalito naman ang mga business owners dahil sa batas na ipinatupad ng mga opisyal ukol sa kung isasara muna ang isla sa loob ng 60 araw o walang shutdown operation na magaganap. Kung mangyari naman ito, libong manggagawa ang maapektuhan, bagay na inapila sa DENR. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV.